Magandang umaga, class. Magsitayo ang lahat at tayo ay magdarasal. Magsiupo ang lahat at pulutin ang mga kalat sa sahig. Bago natin talakayan ang ating paksa, ihanda ang iyong kwaderno at bulpen at itala ang mga mahalagang bagay. Ngayon, talakayan natin ang ating paksa, ang kambal, katinig at bigapong iski, istik, isetch at kitig. Ano nga ba ang kambal, katinig at digrapo? O, Miss Atilianis? Mahusay, maituturing na kambal, katinig o dalawa ang dalawang magkadikit na katinig. Nakiti o kisiti sa English na aspect, subject at correct. Pansinin na sa dulo na masalita ang mga inihanay. Na kambal, katinig, ang salitang scholar o schooler. Kung mapapansin natin, Miss, may pangtig na iski. Pasok ang iski at isti sa abakadang Tagalog noon. Hindi pinapatulo ang kalawang katinig sa binanggit ng mga kambal katinig. Kaya, this noon ay naging test. At contest ang contest. Case sa NSIC. Sa mga ginanap na forum, mula 2,005 hanggang 2,003, pinagtibay ang pangyayari sa pinapatulog sa Pilipino ang iski at isti. Ngayon, maaari na baybayin ang death at death. Sa huli ay ki at dito naman ay si. At naging death at death na pariyo silang ki ang nasa huli. Walang kiti, gayon man hindi tinanggap ang kiti o siti. Dahil hindi niyo umano, pinapatulog ang iti sa kanilang ki. Sa loob na isang pantig, sa gayon aspect, ang aspect. Kung mapapansin natin, dito ay ki, hindi tinanggap. Dito naman ay naging siti. Correct, ang correct. Paari subject, ang subject. Dito ay litrang. At dito naman ay naging narito pa ang halimbawa ng walang hindi. Ito ay ang abstract. Sa English, abstract. Contract at naging contract. Addict at naging addict. At sino pa ang makapagbigay ng halimbawa? Mahusay. Collect and collect. Digrapo CH at SH. Ang digrapo ay kambal katinig na binibigkas na may isang tunog gaya ng CH sa chess, check, chopstick, at ng SH sa shooting, shampoo at shop, at workshop, ambush at brush. Ang CH ay matagal ang dinatapatan ng PS sa Tagalog kapag naghiram sa Espanyol. Kaya kung isa sa Tagalog, ang mga tatlong halimbawa ng CH mula English ay nagiging check, chop, steak. Naghiwalay ang chop sa steak. Ang mga ito, pinapatan na ang TS ang ganito tulong sa mga wikang patutubo. Gaya sa kidlat ng ibatan at tsanga o sistema ng patubig sa kayo. Nagipugaw. Ang totoo dapat napatan ng TS sa halip ng CH ang ganitong tulog ng mga balbal na ibinto gaya ng chansa, tsaka, chika, pizza, at sibong. May SH ang ibaloy. Ang malaking problema, isang legitimong tulog ang SH na mawika sa cordillera sa wikang ibaloy. Natatagpuan ang SH sa umpisa, gitna at dulo ng sahig. Shohol. Sa Tagalog ay nandiya. Sadya. Kaligayahan. Sabisyong. Lason. Pishin. Hawak. Kung makapansin natin ay may literal usage. Ngunit tigil sa alinlangan hanggang ngayon ang patanggap sa digrapol usage. Kung pananatigin o tatapatin ng tulog, Tagalog may pagnanais pananatigin ito. Gaya sa shampoo, may nagnanais na patalipo ng isway. Gaya sa shooting. Ngunit may nagsasabing dalawa ito sa dulo na salita.
kapag dapat ambush. Ang ambush. Samantalang nakabukas hanggang ang kasalukuyang gabay para sa mananaig na eksperimento hanggang dito. May TH at TH ang paralaw. Isang bagong kaso na kaso ang pagpapatulog sa katinig, kupatingi. Sa bigla kong TH at TH, sa lumang abakadang Tagalog, ay hindi pinapatulog alas. Aspirado H ng TH at TH, kaya inspiring noon na maraton ang maraton. Ngunit binago ito ang ibig niya sabihin, tinanggap sa 2013 form upang gamitin ang aspirado o final na bigkas sa H. Hindi ito dahil sa Ingles na gaya ng aspiradong bigkas na inactive. Tindas na sa Tagalog ay magluluto. Abalot o mangungot. Ikhayaw na uwaw. Lita, bulan. Aloha at pansamantalang pagtigil. Ang totoo sa mananaw, mahalaga ang pagpapatulog sa H, sa TH at KH upang maibukod ang mga salitang may aspirad, aspiradong T at K sa mga nakahawid sa salitang walang aspiradong T at K. Halimbawa ay ang matay o matagal o patagalin. Lita na may H ay nangungagulan. Lita na walang H ay tagta. Kan na may H at nangungulugang pakain. Kan na walang H at walang kumain. Kala na may H ay tumawa. Kala na walang H ay laging